Nag-react siya kasi, una, tinitira ang MPRCB. Bahagi ng gobyerno ang MPRCB kung saan siya ay bahagi din. In fact, siya pa nga ang Presidential Chief Legal Counsel. Kaya dapat sabihin niya kung ano yung nararapat. Real talk yan. Mali ba ang sinabi Enrile? Hindi. Kasi sinasabi niya yung katotohanan eh. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 12, 2023. At kahapon, sinampahan po ng kapisanan ng social media broadcaster ang partners na sina Ion Perez at saka si Vice Ganda diyan po sa Quezon City Prosecutor's Office. Bagamat hindi pa po natin alam ang buong detalye diyan at kung ano yung particular na kaso kasi ayon sa samahan kong iyan, eh, sila po ay magpapapresscon bukas. Ganun pa man, mukhang haharap po ito sa napakalaking problema si Vice Ganda at saka si Ion Perez. At ito rin po kasi nag-ugat doon sa pangyayari kung saan sa kanilang noontime show na It's Showtime, eh meron po silang ginawang isang bagay na hindi po naging katanggap-tanggap sa harapan po ng publiko. Kaya ang nangyari po dito, pinatawan po sila ng 12 araw na suspension ng MPRCB. Bagamat ito ay kasalukuyan ay nakapile pa po ang motion for reconsideration kaya patuloy pa pong umiere hanggang sa ngayon ito pong It's Showtime. Inuulit po natin, ito pong si Vice Ganda at Ion Perez, sinampahan po ng kaso ng kapisanan ng social media na broadcaster sa Pilipinas, dyan po sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero ito po kasi ay nag-ugat doon po sa kanilang naging tinawag nitong si Presidential Chief Legal Counsel na salacious o malisyosong aksyon sa harapan po ng TV o television. Ano? Kasi kung hindi po ako nagkakamali, di ko naman napanood yung bagay na yon. Eh parang merong icing moment doon po itong si Vice Ganda at saka yung boyfriend niya na si Ion Perez. At parang dapat pinapanood o dapat ginagawa lamang po yon sa isang pribadong aktibidad. At dahil nga doon, sila po ay nareklamo sa MPRCB at ang naging action po ng MPRCB ay 12 araw na suspension sa programang It's Showtime kung saan main host po itong si Vice Ganda at co-host niya po yung kanyang boyfriend na si Ion Perez. At ganun pa man, ang It's Showtime ay patuloy pong umisumasahim papawid dahil nga po nakapile pa po sila ng motion for reconsiderations at ito po ay pending pang desisyonan ng MPRCB. Ngayon, sa programa po nitong si Presidential Chief Legal Counsel dyan po sa SMNI, nakapagsalita po ito ng mga pagbanat, or I should say, mga makatotohanang salita laban po dito kay Vice Ganda at yan po ang ating reaksyonan. Makatuwiran po ba ang mga binanggit na salita po dito ni Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile? Kasi may mga tagahanga po itong si Vice Ganda ngayon na umaatake sa ating Presidential Chief Legal Counsel. At sabi nga po natin sa ating programa, suportahan natin ang mga taong pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa kasalukuyan, isa po sa pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo, si Attorney Enrile. At dahil po dyan, kaya po natin tinalakay ito. Pero una, panoorin po muna natin ang balita mula po dito sa North Central Luzon News Media. At clip naman ito mula sa SMNI. Yung binigay na katangian mo sa yung lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapagalan ng mga iba. Dami. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Pagkala mo, maganda yung ginagawa mo kung karbastos ka. Yun. Yan, di ba? Preliminary pa lamang yan ha, kasi nasa medyo gitnang bahagi yan ng programa nitong sina Attorney Enrile at saka yung mga anchor po ng SMNI. Pero makatotohanan ba ang sinasabi ni Attorney Enrile o dating Senador Enrile? Siyempre, marami kasing pagkakataon kung saan ang individual kapag sumikat yung kanyang kasikatan hindi inilalagay sa puso kung hindi inilalagay sa ulo. Ibig sabihin, lumalaki ang ulo, nagiging mayabang, at sa maraming pagkakataon, nakakasakit ka na ng damdamin ng ibang tao. At ito ang pagkatao
nitong si Vice Ganda. May mga nagsasabi, napaka-ipokrito daw ng mga nagsasalita laban kay Vice Ganda. Hindi yun kasi ang punto dito eh. Ang punto is kung ano yung tama at dapat na gawin mo sa iyong kapwa, dapat yun yung ino-observe mo sa araw-araw na ginagawa mo at kinikilos pinananalita mo. Ganun pa man, hindi ganun ang nakita natin dito kay Vice Ganda. Napakaraming beses and most of the time, itong si Vice Ganda, lintikong manlait po ito ng tao. I remember, nung hindi pa po sikat si Wamos, kilala niyo po si Wamos, yung sikat pong social media influencer sa kasalukuyan, na sa unang tingin, kung siya po ay yung papansinin nung mga panahon na hindi pa po siya sikat, eh talagang matatawa ka sa makikita mo at sa mga sinasabi kasi niya at ginagawa niya action, matatawa ka. Pero ganun tayong tao eh, di ba? Meron talaga tayong pagkatao na kung minsan hindi maganda. Pero dapat nililimit na lamang po natin yon sa ating sarili. Dapat alam po natin kung ano po yung maging aksyon at sasabihin po natin sa harapan ng publiko. Pero hindi po ganon yung ginawa nitong si Vice Ganda. Ito po ay nangyari sa Idol Philippines yata, ano, Philippine Idol, kung saan nag-audition itong si Wamos. At grabe ang panlalait na tinamo nitong si Wamos nung mga panahong iyon kay Vice Ganda. Pero hindi sumuko si Wamos sa kanyang pangarap at the rest is history. Napakayaman na po ngayon ni Wamos, isa na sa mga maituturing na multimillionaire sa mga social media influencer sa kasalukuyan. Going back dito sa issue kay Vice Ganda, ang mga sinabi na kataga nitong si Attorney Enrile o dating Senador Enrile ay makatotohanan. Bastos at abusado itong si Vice Ganda. In a sense na yung kanyang kasikatan ginagamit niya para po laitin ang ibang tao, higit sa lahat. Kapag kakayan-kayanan niya lamang yung nasa kanyang harapan, eh talagang ilulugmok niya sa kahihiyan. Pero ang masakit na katotohanan dito kay Vice Ganda, hindi ito marunong tumanggap ng kritisismo. Kapag ka siya na mismo ang nakikriticize, nagre-react agad siya violently doon sa kanyang kausap. Sa programa ni Attorney Libayan kagabi, bahagya akong napanood yung mga preliminary statement niya doon sa kanyang live streaming. Ipinakita niya po doon ang video sa pagitan nitong si Vice Ganda at saka ni Tado. Sumalangit na ang kaluluwa ni Tado, patay na po ito. At doon, bahagyang nagpahapyaw ng biro o pag-atake, do not know kung biro o pag-atake yon sa pagiging bakla, which is hindi rin naman tama. Pero antimano, nag-react itong si Vice Ganda at nasaktan. Ang masakit na katotohanan kasi dyan, kapag siya ang nagsasalita, eh parang okay lang. Kapag siya na ang pinagsasalitaan, eh hindi na dapat gawin ng taong nagsasalita sa kanya. At yun ay hindi po tama. Tuloy po natin ang panonood dito po sa programa ni na Attorney or Senador Enrile. Nawa nila yan, Mang Jess at Mang Juan, sa segment nila na pambata. Oh, kita mo na yan? So, kaya nga, isa sa religious. Pwede sabihin na malisyoso. 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 Ay, dapat yan ha. May mga nagsasabi dito na napaka KJ nyo naman, napaka ipokrito nyo naman, lalong-lalo na yung mga ayaw sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumikritize ngayon dito kay... Hindi ko pinagtatanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte, minimension ko lamang ito dahil sa... Ang ginamit ng ilang nagtatanggol dito kay Vice Ganda ay yung mga pagmumura daw nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayon sa critics ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh okay lang daw kapag ka nagmumura samantalang itong ginagawa ni Vice Ganda hindi na okay. Alam nyo, both ang pagmumura sa harapan ng publiko, ako ginawa ko na po yan ng 2 beses sa aking platform kung natatandaan ninyo nung nakaraang buwan yata yon at noong 2021 pa, kailanman hindi po yun magiging tama. Ang pagmumura sa harapan ng publiko, hindi po tama. Kahit ang pagmumura sa araw-araw po natin ginagawa sa buhay natin, hindi tama. Kaso lang, nagiging ekspresyon po ito ng karamihan po sa ating mga Pilipino. Anyway, ang pagmumura naman typically ay hindi po krimen unless
directed mo ito sa isang tao. Usually kasi kapag ka nagmura ka, galit ka lamang o kaya upset ka. Pero ang pagpapakita nito sa harapan ng publiko na every now and then hindi tama. Kaya yung mga sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinatawanan lamang ang pagmumura, hindi po yung tama. And more so, ito pong ginawa nitong si Vice Ganda at Ayon Perez. Kasi, tignan nyo naman, may icing, may cake, tapos isusubo sa bibig sa pamamagitan ng daliri na parang mayroong pagpapahiwatig ng pagmamahal. O, di ba? E yung mga bagay na yun, dapat ginagawa po iyon sa pribadong aktibidad at hindi dapat nakikita ng publiko, higit sa lahat, hindi dapat ipinapakita sa isang programa na kung saan maraming mga manonood na bata. Hindi tayo nagpapaka-ipokrito dito, mga tol. Dapat, kung gusto nating magpasaya ng tao, gawin po natin ito sa maayos na kaparaanan. Nakalulungkot sa totohanan, ano? Nung mga panahon na ang ating mga pinanonood ay katulad po nila Dolphy, nina Vic Soto, nila Rene Requestas, at Red for White, kung sino-sino pang, Babalu, Panchito, Kachupoy, mga panahon po ninyo, pero inabot ko na po yon. Sila'y nakakapagpatawa sa tao nang hindi po nanlalait typically ng isang tao. Sila-sila lamang, alam naman natin na pelikula lang yon, kaya scripted ang datingan. Pero itong si Vice Ganda at ilang pa perhaps ng mga nagpapatawa sa kasalukuyan, eh kapag ka nanlait, nagpatawa, nanlalait, harap-harapan, walang script, mabibigla ka na lamang. Eh nauuwi minsan sa pagkapiko ng audience. Ngayon, paano natin mababago yung ganong situations? Unang-una, dapat pumasok ang gobyerno. At pumasok ang gobyerno sa pagkakataong ito. Una rin, dahil may reklamo, pumasok ang gobyerno sa pamamagitan ng MPRCB at ang MPRCB ni-review ang video at napag-desisyonan po nila na ito ay hindi appropriate para sa mata ng publiko kaya sinuspinde ang programang It's Showtime for a period of 12 days. Ngunit hindi naging katanggap-tanggap sa mga supporter nitong si Vice Ganda. Ngayon, tatanungin ko kayo, mga supporter ni Vice Ganda. Kayo, may mga anak kayo. Yung mga anak nyo, ang edad, 6 na taon, 10 taon, 11 taon, 12 taon. Pagpalagay na natin hanggang 15 taon, 16 na taon. O sabihin na natin, 17 anyos. Tapos makikita nila yung ganong pagkakataon sa harapan ng publiko. Ano ang iisipin ng mga anak ninyo? Okay lang yon. Tapos gagawin na rin nila sa kanilang mga buhay. Eh pagka sinabi niyong okay, tingin ko hindi kayo normal. Kasi ang normal, dapat mabuti ang maging asal ng kabataan. Higit sa lahat, mabuti ang makikita nila sa harapan ng publiko. Tapos pababayaan ng ating gobyerno, di ba hindi dapat? Ngayon, kung tinutulig sa inyo to the extent na yung chairperson ng MTRCB ipananawagan ninyo magbitiw sa pwesto dahil po sa sinasabi ninyo pinapaboran ng MTRCB chairperson ang isang programa sa noontime show dahil kalaban ito ng showtime. Eh, hindi yung tama. Huwag nyong idamay sa puntong iyon ang isang programa na matagal nang pinapanood ng publiko na nakakapagpatawa sa publiko nang hindi kinakailangang manglait. Most of the time, natatawa tayo sa panonood sa Eat Bulaga, ngayon ay Eat Yata sa Channel 5, nang hindi sila nangangailangang manglait ng tao. Hindi katulad ng ginagawa nitong si Vice Ganda. Tapos, nire-real to kayo ngayon ng Presidential Chief Legal Counsel. Masasaktan kayo? Anyway, wala pa pong pahayag itong si Vice Ganda sa mga naging pahayag na ito nitong si dating Senador Enrile. Iintayin natin kung ano magiging pahayag nila dyan. Saka yung kasong kinakaharap nila na ipile pa lamang sa prosecution at ipapatawag syempre ang magpartner na si Ayon Perez at saka si Vice Ganda for preliminary investigations. Kaya antabayanan po natin yan. Tuloy po natin ang mga sinasabi po dito nitong si dating Senador Enrile.
Di ba meron tayong Board of Censors? Yun nga po yung MTRCB, Mang Juan. Nag-rule ang MTRCB na isuspende ang programa. Pero nag-appeal. Pero ang hindi ko natutuwa, may mga director na... Katulad nito, may nagsabi itong Kimberly Cruz. Sabi niya, matanda ka na, ipokrito ka pa. Tama ba yan? Tama ba yung Kimberly Cruz? Na porket ang isang tao hindi nagustuhan yung sinabi, yung ipinakita nitong si Vice Ganda at ni Real Talk siya, sasabihan mo na ng ipokrito si Attorney Enrile? Kung ganyan kayo mag-isip, ewan ko na lamang. Ikaw, Kimberly Cruz, kung meron kang anak, kung meron kang mga kamag-anak, may mga anak, kamag-anak, kaibigan, kakilala, na sa tingin mo, okay lang yung ginagawang ganito, ano ang mararamdaman kaya ng mga anak mo, ng mga nakakakilala sa'yo na ganun ang pananaw mo? Hindi ito usapin ng pagiging ipokrito. Ito ay usapin kung ano yung dapat mong gawin sa kapwa mo. Diba? Ako, hindi ako abogado, ah. Pero basahin natin kung ano ang nakalagay sa Article 19 ng Civil Code. Ano po nakalagay dito? Article 19, every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, observe honesty and good faith. Sa tingin mo, ginagawa ito ni Vice Ganda sa araw-araw niyang paglilid ng kanyang programa sa It's Showtime? I don't think so. Ngayon, ni-real talk siya ni dating Senador Enrile. Kaipokritohan na po ito. Wala na bang karapatan ng isang tao kahit nakagawa ka ng kasalanan na pumuna sa iba kung sa tingin mo naman makakatulong ito para sa in general sa publiko? Sige nga. Diba? Eh ano ngayon kung matanda na si Enrile? Hindi ito usapin ng kanyang pagkatao. Usapin ito ng ginagawa at sinasabi ni Vice Ganda sa harapan ng publiko na napapanood ng maraming bata. Okay lang kung ginagawa niya ito sa isang resto bar, eh. Siyempre, tayo naman, sabi ko nga sa inyo, may kanya-kanya tayong perception. Maaaring ang moral at good moral or bad moral sa isa ay magkaiba sa paniniwala ng iba. May kanya-kanyang pamantayan tayo. Sa tingin mo, tama ito. Sa tingin ng isa, mali ito. Vice versa. Pero, dapat nilalagay natin sa appropriate occasions. Pag pumunta tayo sa mga resto bar, comedy bar, ini-expect kagad natin na maaari tayong okrayin doon, asarin tayo. Pero limited lamang ang audience na yon para doon sa mga nagsadya doon sa place na yon. Pero itong It's Showtime, alam naman natin na ang audience nito, hindi natin pwedeng ilimit lamang sa kung sino-sino. Pag iyan ay na-publish sa harapan ng publiko, maaari yung mapanood ng kahit sino, even kahit ng bata. Yun ang punto dito. Kaya bakit natin sasabihin na ipokrito yung taong nagpapansin? Anyway, nasa limelight na ng kanyang buhay itong si Senator Enrile. Kung itinutuwid niya na yung mga naging pagkakamali niya sa nakalipas na panahon, walang masama doon. At ang pamamaraan ng pagtutuwid niya na yan, anyway, hindi naman talaga nagtuwid, eh. Pero, nabanggit kasi sa kanya, kaya sinabi niya ngayon yung katotohanan. Na bastos at abusado itong si Vice Ganda. Pagiging ipokrito na ba yun? Ha? Nasasaktan kayo kasi yung iniidolo nyo na pagsabihan ng real talk ng isang Presidential Chief Legal Counsel. Tapos aatakihin nyo ngayon na wala namang kinalaman doon sa issue itong si Enrile. Nasabihan nyo, may mga nagsasabi dyan, magnanakaw, ipokrito. Anong kinalaman nun sa issue? Dito kay Vice Ganda. Nag-react siya kasi una, tinitira ang MTRCB
bahagi ng gobyerno ang MTRCB kung saan siya ay bahagi din. In fact, siya pa nga ang Presidential Chief Legal Counsel. Kaya dapat sabihin niya kung ano yung nararapat. Real talk yan. Mali ba ang sinabi ng Rile? Hindi. Kasi sinasabi niya yung katotohanan eh. Porkit nasabihan kayo ng katotohanan, mali na, ipokrito na. Talaga nga naman, no? Tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Enrile sa kanilang programa. Kanino na nag-appel? Sa board mismo. MTRCB din po. MTRCB. Pinatawan sila ng 12 days, labing dalawang araw na suspension. Pero dahil mag-a-appela pa sila, tuloy-tuloy pa rin yung... Ngayon, ang punto ko lang mag-what is, yung mismong may ibang director daw, ano pa ba siya sa news? Na nagkakambyada. Ang problema dito sa bansa natin. Yes, sige magbaan. Para baguhin na natin. Kung meron kang power. Ito, in general na to, ha. In general na, sinasabi dito nitong si Enrile. Marami ang ganito ang pag-uugali. Sa mga kapwa ko lang vlogger, ang daming ganito. Nabigyan lang mo lang ng kasikatan. Akala mo na kung sino. Di ba? Maraming mga ganitong tao sa kasalukuyan at totoo itong sinasabi ni Enrile. Ano ba ang sinasabi niya rito? Legal, social, economic, whatever. Halos hindi mo na iniisip yung kapwa. Yeah. Yun ang problema kapag ka hindi mo na iniisip yung kapwa mo. Kaya nga babalik tayo dito. Ito, hindi kinakailangan maging abogado ka para hindi mo ito unawain at gawin. Kaya nga civil code eh. Ibig sabihin, dapat ito ang maging gawi at kilos mo. Lahat ng tao sa pagganap ng ating katungkulan at pag-exercise ng ating mga karapatan, umakto tayo ng may katarungan, ibigay ang nararapat sa ating kapwa, maging matapat. Yun dapat tayo eh. Eh ang problema, most of us, including myself ha, nagkakamali. Pero dapat alam natin yung limitations natin. Pag nagkamali tayo, dapat marunong tayong humingi ng paumanhin, higit sa lahat, dapat i-accept natin yung responsibility natin. Kaya ano itong ginawa nitong si Vice Ganda? Instead na magpakumbaba, binanatan pa ng binanatan kung sino-sino sa kanyang programa. Pinangangatwiranan pa yung kanyang mga naging aksyon dito sa kanyang programa. Sa mga nagsasabi na makatwiran lamang o sa mga nagsasabi na walang mali sa ginawa nitong si Vice Ganda at Ayon Perez sa kanilang programa, panoorin nyo nga ulit yung video kung walang mali doon. Kung walang mali kayong nakikita, ewan ko na lamang kung anong meron kayong pag-iisip. Ano? Pero syempre, kung ang hanggang sa kasalukuyan ang suporta ninyo nananatili, dalinahangaan nyo itong si Vice Ganda, wala tayong magagawa dyan. Masakit din ang katotohanan, ha? Hindi ako nagsabi nito dahil ako isang mahirap lang din. Karamihan sa mga tagahanga ni Vice Ganda, mga kapwa natin mahihirap. At ang katotohanan, itong si Vice Ganda, kung makapanglait ito sa mga hindi niya kalibel, wagas. Ano yung mga hindi niya kalibel na yan? Mga mahihirap. Si Wamos ba? Babalikan ko lamang. Nung panahon na hindi pa mayaman si Wamos, naalala ninyo, lintik kung paano inokray nitong si Vice Ganda, sa ngayon magagawa niya kaya yung kay Wamos pa? Hindi na. Kung gawin niya man, siguro hihingi muna siya ng permiso. Anyway, mga tol, now, ang point natin dito, bakit natin tinalakay ito? Unang-una sa lahat, ang Presidential Chief Legal Counsel nagsalita lamang ng katotohanan dito kay Vice Ganda. Huwag kayong masaktan. Kung nasasaktan kayo doon sa sinabi nitong si Attorney Enrile, eh dapat isipin nyo rin yung mga pinagsasabihan nitong si Vice Ganda. Sa tingin nyo ba yung mga pinagsasabihan ni Vice Ganda hindi nasasaktan? Eh tingin ko, mas masakit ang nararamdaman ng mga yon kaysa sa sinabi nitong si Enrile.
With that, maraming salamat sa inyo mga tol, sa mga basher ko dyan. Hindi ko na kayo papatulan. Shoutout po sa inyo. 975 na manonood po natin mula po sa Facebook at YouTube. Shoutout po sa inyo. Marami ako nakitang basher pero ayokong maging mainit ang umagang ito kaya hindi na muna ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.